Yung schedule, 23 yung flight ko all the way to Punta Arenas in Chile. That's the southernmost city of the whole of South America. So yun yung takeoff point namin to Antarctica. So yung team meetup namin is on the 26. So doon kami mag-start ng preparation. You know, kung paano gamitin yung sled, paano siya i-rig. Meron kami mga last minute preps na gagawin doon, like, you know, pagbalot ng mga ice axe para hindi mag-freeze yung kamay mo, pagtahi-tahi ng mga mask para marami mga chechebulechi pang gagawin kailangan gawin on site. On the 29th, if the weather is good, yun yung scheduled flight namin to Antarctica. So, this is not a commercial airline. So, normally, ang ginagamit ang mga military aircraft, mga Hercules, mga inasakyan namin. So, pagdating dun sa isang glacier dun, meron pang maliit na 29 kami alis. No? Kung good weather ulit, et ang rule kasi dun sa any Antarctic expedition, basta good weather, maximize it. Go. Ano ka rin nga. Dahil pag nagka-bad weather ka dyan, matagal kang matatay ng isang lugar. So, kung good weather, lipad ulit kami ng smaller airplane, mga twin otter siguro, yung mga tipong twin engine planes, ganyan. 1 hour flight to the base camp of Vinson, Massif. So, yung style kasi sa Antarctica, every open season, December, January, maraming pumupunta, mga scientists, pupunta ng South Pole, mga tourists sa South Pole, maraming penguin tour na ginagawa yung mga tao, ang mahal nun. And of course, meron din mga nagpo-polar expedition, yung mga pumupunta ng South Pole na naglalakad from the coast, na gagawin natin in the future sana. And of course, yung mga nag-expedition papuntang Vinson Massif. So, we're part of the, you know, bigger group na pumupunta doon. So, pagdating natin ng 29, lipad ulit tayo. If the weather's good, depende sa condition ng tao, you know, either we stay on, magka-camp kami, or mag-carry up na kami ng load namin. And then, from then on, weather-dependent na lang kami. Move to camp one, move to high camp, and then attempt for the summit. Kung super swerte within the week, sana swerte, matapos na natin. Kung malas mo lang, siguro in 2 weeks time. Kung sobrang malas, uwi na tayo after 1 month. Yung question on who did, o kung sino kinusuot natin. In general kasi, you know, itong Vincent's kasi para mga 2 years ang ko pa sa listahan. Sabi ko nga, back subject ko siya. So, medyo matagal na natin na pag-aralan kung ano kailangan, paano akitin, and all that. Yung recent contact lang natin, of course, yung logistics provider natin. So every mountain meron akong pinapontak na tawag natin outfit or logistics provider. So of course, like, you can ask them questions like anong pagkain, anong dadalin, you know, whatever gamit ang kailangan namin doon, etc. So Mountain Madness yung outfitter ko rito. It's an American-based company na nag-organize ng mga expedition around the world. Meron tayo isang Pinoy na kasama, si Levin Ayaman, which is a friend from UP Mountaineers. Kasama ko siya. So, siya rin yung kasama ko nung makita ko ng car test. Kung napansin niyo yung video kanina na maraming tali na may yellow, na may bangin left and right. So, siya yung kasama ko na nag-video nun. And yung primary role niya rin sa expedition is really to document our plan. Ang difference lang, he will go with me end-to-end until summit. Kasi, you know, this guy is also an alpinist. This is ang mga yellow dito. And other than that, mga foreign climbers yung kasama namin. So we have a team actually of foreign climbers. Hindi ko sure kung 6 or 7, malamang 2 rogue teams kami siguro, 3 or 4. Yung style kasi ng gantong expedition, highly crevassed kasi yung lugar. One of the dangers na hindi ko nabanggit kanina. Yung crevassed yung butas dun sa glacier. Pamaliling na butas na pwede ka malaglag, pwede kang mamatay doon. Hindi ka na rin makikita kailan pa. So normally, naka-rope up kami para kung may nalaglag, kaya mong i-arrest yung fall, kaya mong sinyo kasama. So normally, 2 rope teams yung maandar. So malamang 2x3 man team or 2x4 man team. Ideally, dapat ngayon linggo, para wala ko dito, dapat ngayon ako nag-training right before or 2 weeks before ako umalis. Pero it's a combination of methods. One, I need endurance training, yung mga cardiovascular, mga takbo, cycling, swimming, whatever. Pero that will not be enough, kahit na araw-araw mong gawin yun, baliwala yun. Yung plan ko is actually simulating, you know, parang long distance hiking na meron kang mabigat na pack. So normally what we do is, you know, we carry 15, 20, 25 kilograms of weight na nasa backpack. In fact, on Sunday, from the valley, naglakat ako papunta sa Tagaytay, mga 16 kilometers carrying. So, mukha kong angst kasi no one does that, diba? Pero, you know, that's the only way you can train. Kasi kung makat ka ng bundok dito, probably 1-2 hours tapos ka na. So, it will not be enough. So, kailangan dito long distance walking with the back.
What were you carrying when you went on your wallet to get Thai? What was inside your pack? Ano mo ang damit? Ito this time. Makulang. Bata. Hindi, ano lang, meron lang akong weights. Normally kasi ginagamit ko tubig. Ang problema lang ng tubig, yun yung very big pack. So mas pansinin ka. Eh, medyo populated yung era. So I chose to use my, yung bakal talaga na weights. Yung isa yung kettlebell ko na 10 kg. Tapos meron ako mga plates. Weight plates. So yun nilalagay ko. So how many liters was your backpack? Namalit lang siya in terms of volume. Siguro mga 25 liter pack lang to. Is it a long pero yung, yung pero solid yung weight. Sa loob pa. Kung tubig, ideally tubig, yun yung ginagawa namin for training. Kasi when you go up, ayaw mo naman madamage yung knee mo, so tapon mo yung tubig mo, and then you run na. Ilang pounds yung dala mo, ilang kilo? Ibeto to sinasabi ko lang, hindi ko pinapoy. Ilang kilo kilograms yun, sige. Siya natin kilograms lang. Okay. Walang batang mo. What makes this 7th peak, so to speak, different from the first 6? Ano yung binabantayan mo talaga dito? I guess that's just to share din ako. Hindi lang kasi yung bundok yung challenge ko dito. I mean, siguro kung isipin mo full-time athlete, full-time ultimate, feel ko mas madali dahil, you know, especially if you have the time and money to train and all that. Ang main issue ko ngayon actually is time because I have a full-time work. So weekends ko lang sinisingit and I have a lot of things to do outside in work, di ba? Like you have family things, lalo na ngayon, medyo bad timing pa dahil Pasko. So the problem is, and I mean, festivities and all that. So a major problem for today is actually, you know, setting aside time. That's a bigger challenge than actually, you know, doing the training. Yung specific to the mountain naman, unique siya in a sense na ito yung pinakamalaling, you know, from day one to day end, minus 30, minus 40, kung minalas-malas tayo may bagyo, minus 50 degrees Celsius pwedeng umabot. So, kailangan mo ng tamang, you know, gearing, tamang layering, tamang high-tech na equipment na pwede mong bitbitin, otherwise pwede kang, simple lang dito, madali kang ma-frostbite. I mean, not as, pagka merong mga hangin-hangin na ganyan, not a square centimeter of skin that dapat naka-expose, kundi ma-frostbite ka in a few, even minutes lang. So, hindi ganun ka-friendly yung bundok. Yung second is, unsupported yung climb, so medyo habit siya ng Mount Denali climb ko. 100 pounds yung minimum na load namin per climber. So, that's the reason why kailangan ko mag-train ng may heavy pack. So we were carrying a big pack, mga 90 liter backpack. At the same time, meron kami pinupull na sled. So normally, pagka polar expedition yung ginagawa to, pero ito uniquely kapag ka, you know, unsupported climb, you carry everything, gears and supplies and all. So medyo mabigat. So yun yung medyo challenge. Ang training sa mga gatong bundok, unless you can simulate it 100%, which I can't kasi nasa Pilipinas ako, unless nalumabas ako ng bansa. Ang simple lang ng training dito is to reduce your suffering. Definitely 100% you will suffer. Mahirapan ka, magdudusa ka. And that's normal yung mountaineering. Kung hindi ka willing to do that, then you should not be in mountaineering. So, ganun lang talaga siya. That's why we're mountaineering. Kaya ayaw kong... So, ang hinahabol ko lang dito, how to reduce that suffering. So, yung remaining days ko ngayon is really, well dapat i-dedicate ko dun sa mga natitira kong gagawin ko in my training plan. So, actually, tomorrow, naka-leave na ako and I have to start something. Ano yung nakikil ng pamilya mo sa bawat yung pagpunta mo dito sa mga pag-akyat mo dito sa bundok? Kasi alam natin, high risk yan, especially itong Antarctica. Although sinabi mo kanina na almost flat at hindi ka mahihirapan. I had a brief talk with Ricky kanina going here na ang pinaka-risk doon ay yung baka abutan ka ng storm. Sigurado mo mamamatay ka. So, hindi naman sigurado. Halimbawa na. So, just ano lang ako, paano mo sinasabi mo ano, nung pamilya mo sa'yo, sila ba talagang yung bumubuo sa kalooban nila na pinapayagan ka o nagkakaroon pa kayo ng maraming diskusyon bago mamatuloy? Just to answer yung family related thing. Over the years kasi, I mean, I've been living for like 20 years now. Nakakatawa nga kasi nung nagsisimula pa lang ako, way back early 90s, parang ganyan. So, siyempre, uso pa rin yung mga PA, mga ganyan. So, delikado talaga siya dahil punta ko na Sierra Madre, kung saan ang bundok pumunta dito sa Pilipinas. So, doon nagsimula actually yung worry-worry. Pero, you know, I've learned how to, you know, work around that worry nila.
gagawin mo naman din, hindi mo nila ako nakikita, so ginagawa ko lang din. So, minsan, limitado lang yung kwento mo. You know, pero over the years, nandun naman yung trust din nila. Tapos as I do more mountain, more difficult, more dangerous mountain, na-realize ko rin na hindi naiintindihan ng tao in general, especially my family, kung ano yung totoong risk and danger. I mean, right now, kahit ikwento ko na, you know, may crevasse dyan, so what kung may crevasse? I mean, ordinary people will not even imagine kung ano, paano malaglag sa crevasse, paano, you know, mamatay on the spot, halimbawa, avalanche ka. Sure, nakikita mo yung avalanche picture, pero hindi mo siya deeply nakifeel, unlike for someone na nakikita mo na, you know, kung ano yung itsura talaga ng danger. So, na-realize ko na, kahit magkwento ako, hindi nila nabifeel yung risk and danger. So, they medyo dead ba lang. So, it's not an issue for them in general. So, hindi mo kinukwento sa kanila na yung, halimbawa, nagkasakit ka o nahulog ka sa gano'n na nakakaan? No, I do. Yeah, I do. In fact, na dati nagbablog-blog din ako. So, kinukwento ko naman yung pagdurusa, paghihirap sa akin. So, minsan nagiging entertainment na lang. So, aside from ano, yung tinasabi mo, yung mga cardio, yung cycling, so on and so forth, yung ano, of course, anong ginagawa mo yung mind exercise? Yung strengthening ng utak, nakukuha mo yun sa experience eh. And very important na marami kang pinagdaanan ng hirap. Kasi that's the only way na malalaman mo if you can really, you know, go the extra mile, go the, you know, kukunin mo yung last 10% reserve mo and then another 10% of that reserve and then another 10% of that. Marirealize mo na yung limitation mo is really just a mind thing. So maraming times na, you know, ubos ka na physically and, you know, natutunan mo na you can really go beyond that limitation or limits mo. So medyo yung utak over the years, hindi ko naman siya, kumbaga na-build na yung strength ko on that arena. So it's not something na bigla ka na lang mag-give up. So like what happened dun sa ito Kalimanjaro, na yung you're trying to contact Manila and gusto mo nang buwaba. I know, just to correct, actually Aconcagua yung story na yun sa South America. It's not Kilimanjaro. Kilimanjaro was on my own at the time. Yung Argentina kasi, meron akong team dito. Isang client for ako sa project na PGH yata yung kapartner ko. And then of course, you know, I have stakeholders in Manila na kailangan ko i-update from time to time. So nagkataon lang, yung first attempt namin, bagyo, Christmas Day bagyo, and then baba kami lahat, labing-apat kami, you know, bigo. Tapos tumawag ako from base camp, bumaba ako para tumawag. Hindi ako makakonek sa telepono. Tapos pagbalik ko, sa buisip ko, sige, akit na nga lang uli ako. So, sinuwerte naman, bad weather nung umakit ako, pero summit day, bigla nag-clear. So, medyo may miracle ako. Sinuwerte na. Isang last question. Anong, of course, record gusto mong makuha? Aside from that, anong satisfaction yung talagang nakukuha mo dyan sa mga expedition mo, yung mga pag-akit mo? Baligtarin ko. Actually, yung record is a consequence. It's not something na talagang iniisip ko. When I started Kilimanjaro, when I climbed Everest, hindi ko naman iniisip yung first Pinoy o, you know, record man ng Kopiting the Seven Summit. It's really the experience na ginagawa ko siya. Kasi, you know, ako, I love traveling. I love mountaineering. It's a parang intimate form of sport or activity na mas, you know, kung mas nagigets mo yung kumbaga may communing ka with nature, you know, exposing yourself to different cultures and all that. So parang siyang traveling na medyo advanced form. So naging consequence yung, you know, putting a title to your activity more than the other way around. Yung Seven Summits kasi is, sabi ko nga kay Anton kanina, Seven Summits sa mata ng mundo is only one of the basic accomplishments sa adventure. In adventure world, para nasa basic pa lang tayo. So, ang dami pang pwedeng gawin, like, you know, wala pa nagpupunta ng South Pole by foot, wala pa nag North Pole, wala good pang nag... Meron pang tinatawag na second... Meron pang second Seven Summits na tinatawag. Yun naman yung second highest mountain sa buong continent, which is actually more difficult kasi nandun yung K2. Meron din tinatawag na Triad. Triad is Everest, South Pole, North Pole. Merong Grand Slam, Seven Summits, North Pole, South Pole. Marami pa yun eh. Tapos yung pinakamahirap sa mountaineering, yung 8,000 meter peaks. So ito yung 14th highest mountain in the world. So yan yung Everest, and then yung K2. Dalawa pala yung nagagawa natin, which is the pinirecord today, Choyu tsaka Everest. So, labing dalawa pa yung kulang ko dun. So, marami pang pwedeng gawin. Good Lord. Around, you know, climbing mountains and stuff. Now, I was just curious, because a lot of people try to climb, you know, not only Everest, but all the summits. No? And yeah, there are a lot. We have a lot of mountaineers who are trying to do that. What was your strategy versus
their other strategy, and probably also, you know, giving a learning for other people who would want, you know, young Filipinos, because I know there are a lot of young Filipinos who wants to climb Seven Summits also. You know, what could be a good, you know, strategy for success in climbing these mountains? Secreto yun. Siguro yung step one ko dito would be joining a well-established organization. So, nabanggit ko nga kanina, I'm a member of UP Mountaineers for the past 20 years. So, big organization kasi normally maganda na yung training curriculum, tapos you'll have senior mentors there kung pwede ka mag-consult. Of course, continual yung mga activities na pwede kang sumali-sali. Whereas, you know, joining an org na medyo maliit na kukunting members or medyo hindi ka sure doon sa training program nila na, you know, in fact today, alaming nag-proliferate na mga mountaineering outdoor club na not properly trained. Yun yung mga nare-review nyo sa news na na-flash flood, na naging victim of mga ganyan. So, it's a dangerous thing to do kung hindi ka sumali, if you didn't do it, you know, right the first time, which is joining a well-established org. Yung second ko dyan is, of course, you need to continue climbing and you need to like it kasi hindi pwedeng trabaho lang siya. Hindi siya trabaho. It has to be something very personal. So, kailangan ma-experience mo yung ganung kumbaga profoundness ng experience mo with the mountain. Otherwise, hindi siya magiging passion. I guess yung important in pursuing a more advanced mountaineering career would be you need to have a job. Marami kasing mountains na, you know, they expect sponsorship na ganun-ganun lang. And even today, hindi naman siya ganun kadali din. I mean, you need to build your equity, you need to have a good plan and all that. I mean, I've sacrificed a lot of my personal savings just to travel abroad and climb mountains. And marami nag-i-email na minsan asking the one thing that they need to do. Sabi ko, you need to have a job, you need to save up, you need to sacrifice some of your savings in order to climb mountains abroad. Kasi, you know, even doing the basics is expensive. Climbing Kilimanjaro, going to Nepal, that's already very expensive. I mean, spending for airplane or air ticket and all that. So, kailangan mo ng source of your, kumbaga, pang-spend ng money. Alright, thank you very much. In closing, may we ask Roby for a brief message for our guests? Of course, thank you to each and everyone for coming here today. Sana na-excited doon sa mga pinakitang video ngayon, mga materials. And first time ko siya nakita, medyo nakaka-pressure, pero nung nakita ko yung mga picture ng bundok, meron akong ganun sakit pag nakikita ko, na-excite ako. So, hindi ko na relate sa iba. So, this is the first time na pupunta ako ng Antarctica. And I'm, pag naiisip ko yung Antarctica, although ngayon, tinatry ko siyang i-block mo na kasi nga na-explain ko kanina na baka magkaroon ako ng anxiety attack na todo-todo. So, pero once I land in Chile, definitely doon mapasok ang excitement ko about, you know, setting foot sa Antarctica, which is my last continent na hindi ko pa natatapakan. And of course, climbing the highest mountain there, the Ellsworth mountain range, it's a unique form of beauty in terms of kumbaga mountain landscape, parang ganyan. So I'm excited dahil two meanings tong climb na to. One is topping out the highest mountain in Antarctica. Pangalawa, kaya mas may pressure siya. It's actually, you know, hopefully completing yung 10-year journey na ginagawa ko na for itong Seven Summits na program ko. So hopefully abangan nyo yung stories. Hopefully, you know, maging successful din yung documentation namin at yung pag-communicate back namin dito sa center dito, and hopefully subaybayan ninyo, and of course we need your prayer for luck and a prayer for safety. Thank you very much.